banco. Da balla balla magno. Belli poco sa cule go. Nakilala at nagpaindak sa atin ang mga awitin gaya ng Alabang Girls, Jabonga, Sasa Saddam, at madami pa. Pero kung namulat ka na sa mga ganitong awitin noong dekada 90, ay siguradong mas tumatak sa isip mo ang mga lirikong napakasulido. Lirikong magpapaalala sa iyo ng kahalagahan ng pagiging makabayan. Yan ang Tatak Francis Magalona, na kinilala bilang ama ng Pinoy rap music. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Si Francis Michael Durango Magalona ay mas nakilala natin sa pangalan bilang Kiko o Francis Magalona. Siya ay sinilang noong October 4, 1964 sa Maynila. Siya ay pang-8 sa 9 na magkakapatid. Ang kanilang mga magulang ay sina Pancho Magalona at Tita Doran, na parehong batikang artista na sumikat noong dekada 40 at 50. At ang kanyang lolo naman ay si Enrique Magalona, na isang politiko at naglingkod sa bansa bilang senador noong 1946 hanggang 1955. Nag-aral si Francis Magalona sa Don Bosco Technical College. Nakahiligan niya ang pagsasayaw tulad ng breakdancing. Di nagtagal ay lumipat naman siya ng paaralan sa San Beda College. At dito ay madalas siyang sumasayaw sa tuwing may programa ang kanilang paaralan. Sumasali din siya kasama ang kanyang grupo sa mga dance competition. Kasabay nito ay ang pagpasok niya sa mundo ng pag-aartista. Una siyang lumabas sa programa sa telebisyon na That's Entertainment. At agad din siyang nabigyan ng mga role sa ilang pelikula gaya ng Bagets 2 noong 1984. At dahil dito ay unti-unti na siyang nakilala sa showbiz, at marami na rin siyang naging kaibigang artista gaya ni Richard Gomez, na naging daan para makilala niya si Pia Arroyo, na sa kalaunan ay kanyang naging kabiyak noong 1985. At binihiyaan sila ng mga anak, kabilang na nga dyan si Maxine at Elmo Magalona. Bukod sa pagsasayaw at pag-aartista, ay naging DJ at rapper din si Francis Magalona sa isang variety show. Dito na din siya unti-unting nagka-interes sa larangan ng rap music. At ilan sa kanyang mga hinangaan noon ay ang American hip-hop icon gaya ng Sugar Hill Gang, Run DMC at Ice-T. Pero ang isa sa naging inspirasyon niya ay ang unang hip-hop rapper sa Pilipinas na si George Javier, na nakilala noong 1980s. Ako ay merong sasabihin sa inyo, ito hindi chismis pagkat ito'y totoo. Pero noong mga panahon na yun ay hindi pa masyadong pamilyar ang marami sa atin sa larangan ng rap music. Kaya naisipan ni Francis Magalona na pasimulan at gumawa ng sariling estilo sa pagra-rap. Kaya nagsulat siya ng mga awitin na tumatalakay sa ating kultura at mga nangyayari sa ating bansa. Pagkatapos nito ay nailabas niya ang kanyang album na tinawag na Yo noong 1990. Ito yung pinakaunang pure Filipino rap album na nai-release sa Philippine music scene. At ilan sa nakapaloob sa album na ito gaya ng Cold Summer Night, Loving You at My Only One. Pero ang pinakasumikat at pumatok sa lahat ay ang awitin na pinamagat ang mga kabababayan. Ito na rin ang naging simula at nagpabago sa larangan ng industriya ng musikang Pilipino bilang makabagong estilo
na tinawag na Pinoy Rap. Nasundan pa yan ng mga album gaya ng Rap is Francis M, Meron Akong Ano, at marami pa. At ilan sa mga kanta na hindi malilimutan at nakasama sa ating paglaki ay ang mga kanta gaya ng mga Praning, Kaleidoscope World, Ito Ang Gusto Ko, at Three Star in the Sun. Lumabas din siya sa mga pelikula gaya ng Encanto, Totoy Buwang, Mama's Boy, at marami pa. Naging TV host din siya sa mga variety show gaya ng Eat Bulaga ng mahigit isang dekada. At dahil sa husay niyang ipinamalas, ay maraming Pinoy rapper ang sumunod sa kanyang yapak na sa ngayong pangkasalukuyan ay nakagawa na rin ng kani-kaniyang legasiya sa industriya. Si Francis Magalona na din ang kinilala bilang ama ng Pinoy rap music noon at magpahanggang ngayon. Binigyan din siya ng mga parangal bilang Dance Recording, Best Rap Recording, Male Solo Performance of the Year, Mix Magna Award, at napakarami pa. Nakipag-collab din siya sa mga sikat na singer at banda gaya ng Parokya ni Edgar, Eli Buendia, Glock 9, Andrew E, at marami pa. Nagtayo rin si Francis Magalona ng sarili niyang recording studio na pinanggalingan ng mga rap artist. Kasabay nito ang kanyang clothing line na FMCC na Francis Magalona Clothing Company. Sila ang gumagawa ng mga damit na may tatak na Three Star and the Sun. Subalit sino nga ba ang mag-aakala na sa kabila ng kanyang magandang pangangatawan ay madadiagnose siya ng sakit na leukemia. Kaya noong August 2008 ay dinala si Francis Magalona sa Medical City Hospital sa Pasig upang sumailalim sa mahabang gamutan. At upang malabanan ang nakamamatay na sakit ay nanawagan siya sa mga taong may butihing puso upang humingi ng tulong para sa donasyon ng dugo. At pagkalipas ng ilang panahon ay unti-unti nang gumaling si Francis Magalona at nadugtungan ang kanyang buhay at muling nakabalik sa showbiz. Pero sa kabila nito ay sumasailalim pa rin siya sa mga gamutan gaya ng chemotherapy. Ganun pa man ay hindi mo makikita sa kanyang muka ang bakas ng hirap ng pinagdadaanan niya sa buhay. Patuloy pa rin siyang lumalaban at nagpapasaya sa kanyang mga tagahanga at nagiging inspirasyon ng marami. Subalit naging balang mundo ng showbiz at nagpaluha sa maraming tagahanga nung inanunsyo sa Eat Bulaga ang kanyang biglaang pagpanaw sa edad na 44 noong March 6, 2009 dahil sa multiple organ failure. Isa na din ang mga komplikasyon ng kanyang sakit. Dahil dito ay nagluksa ang showbiz kasama ang mga kapatid sa musika at nagbigay sila ng tribute sa ama ng Pinoy rap music na si Francis Magalona. Pero sa kabila ng kanyang pagkawala ay hindi naman malilimutan ang kanyang naibahagi sa mundo ng musikang Pilipino. Ika nga ay respeto sa nauna.